Alam ko gustong-gusto mo nang tumigil sa paninigarilyo, pero minsan natutokso ka, may mga triggers na nagtutulak sa'yo para manigarilyo ulit. So dapat aware tayo sa mga triggers na ito para magawa natin ng paraan na maiwasan ng mga ito. So sa araw na ito, ituturo ko naman po sa inyo ano-ano nga po ba yung iba't ibang mga tukso o triggers para manigarilyo ka at paano mo ito masosolusyonan, maiiwasan para magtagumpay ka sa goal mong mag-stop or mag-quit na sa paninigarilyo. Well, thank you po ulit sa pagbisita sa aking channel. Kung new ka pa lang po sa aking channel, please like, share, subscribe, comment, at please click the notification bell para lagi po kayo updated sa aking pong mga bagong upload. Meron pong apat na iba't ibang klase ng tukso o triggers para ikaw ay manigarilyo. Ito po yung emotional, pattern, social, and withdrawal. Doon muna po tayo sa emotional. So naninigarilyo po ang mga tao kapag nagdaraan sila sa matitinding emosyon. Kasi ang feeling nila pag naninigarilyo sila, nawawala po yung bad mood nila, nagiging happy sila, o nakakatakas sila dun sa emotion or matinding emotion na nararamdaman nila. May napipilitan silang manigarilyo. So ano-ano yung mga emotional triggers na pwedeng pagdaanan ng isang tao? Ito po yung stress, anxiety, excitement, malungkot, masaya, o kaya kakatapos lang ng isang fight or pagtatalo ng magkapwa. So, nakadepende po yung mga smokers dun sa epekto ng sigarilyo para sumaya sila. Paano natin malalabanan yung matinding emosyon o yung matinding problema nang hindi tayo umaasa sa sigarilyo? So, pwede nyo po itong gawin. Pwede po kayong humingi ng payo sa mga kaibigan nyo. Kung may problema kayo, pwede nyo i-share sa kanila para hindi nyo kinikim-kim yung inyong emosyon. Napakalaking tulong kasi ito para mawala yung bigat na nararamdaman nyo sa loob. O kung nakipagtalo man kayo sa kapwa, hinga kayo ng malalim, tapos exhale ng mabagal. Marerelax yung katawan ninyo, yung isipan ninyo. Nakakawala po yun ng pag-aalala at stress. Huminga po kayo ng malalim, mga 10 beses. Yan. Inhale. Exhale. Yan. 10 beses or mas higit pa para maano, kumalma po kayo. Bumaba po yung heartbeat nyo, ganoon din po yung blood pressure nyo. Kasi kung mag-yosi ka, lalong tataas yung BP mo, tataas yung heartbeat mo. Imbes na makabuti sa iyo, lalo kang mapapasama dahil sa masamang epekto ng sigarilyo. Pag sobrang stress ka, pwede kang mag-exercise 10 to 30 minutes a day. Ganun kasi ang ginagawa ko pagka nalulungkot ako, sobrang stress. 30 minutes per day ako nag-exercise. Mga Zumba aerobic dances or steps. Malaking tulong yun. Ako naman kasi hindi naman ako naninigarilyo. Pero after ng duty ko, kunwari, galing ako ng night shift. Siyempre, wala akong energy na mag-exercise. Ang ginagawa ko, kahit at least 10 minutes lang stretching. Ang importante ay araw-araw ka mag-exercise. Kasi pag nag-exercise ka raw po, naglalabas yung atin pong brain ng endorphin. Ang endorphin po kasi isang brain chemical na nagpapasaya sa atin. Nagiging maganda yung pakiramdam natin. Ayan, pag stress at anxiety ka, pwede kang makinig ng mga calming music, meditation music, yoga music, o kaya nature music. Katulad ng sound ng running water, nature sounds, rain sounds, or fire sounds. Napakalaki ng tulong ng yun para marelax yung isipan natin. Pangalawa yun po yung pattern trigger. Ibig sabihin, pag meron kang isang bagay na ginagawa, ang kasunod po nun ay yosi. Ito po yung mga examples ng mga pattern trigger. Kunwari, nakikipag-usap sa telepono, o kaya pag-inom ng alak, panonood ng TV, or after mag-drive, or after kumain, after magkape, o kaya habang break sa trabaho, after ng pakikipagtalik, or bago matulog, yan po yung mga activity na ginagawa ng mga tao, ang kasunod ay paninigarilyo. Kailangan po nating putulin yung connection ng ginagawa natin sa paninigarilyo. So, halimbawa, may ginagawa tayo, imbes sa manigarilyo, gumawa tayo ng iba. Alisin natin yung sigarilyo na kasunod. Paano natin gagawin yon? Ano ang kapalit ng paninigarilyo? Example po, pwede tayong umuya ng bubble gum or magsipsip ng hard candy, imbes sa sigarilyo. So, yung kamay natin, imbes na naghahanap ng makakahawakang yosi, pwede po natin papiga-piga yung stress ball o yung malambot na bola. O basta gawin natin busy yung kamay natin, pwede tayong magtahe, mag-gardening,
Basta maging busy para hindi natin maisip yung sigarilyo na hawakan. Kailangan mong maging busy, pwede kang magbike, magswimming, o kaya mag-exercise para malayo sa'yo, sa isip mo yung pagsisigarilyo. O after mong kumain, di ba, kasunod sigarilyo, imbes na manigarilyo, mag-toothbrush ka. Itoothbrush mo mabuti yung ngipin mo, mag-floss ka, para malinis po yung bibig mo, hindi mo maisip ang manigarilyo. Pangatlong tukso sa paninigarilyo, yun po yung tinatawag na social trigger. Ibig sabihin, lagi mong kasakasama yung mga naninigarilyo din, mga smoker din. Saan mo ba sila madalas na makakasama? Usually, sa bar, sa nightclub, mga social gathering, birthday party, o kaya kahit anong celebration na malaking celebration. Usually, yung mga umaattend po dyan, may mga naninigarilyo, iwasan mo sumama sa mga taong yun. Iwasan mo ang mga lugar na yan at sabihin mo sa mga friend mo, makiusap ka sa kanila na huwag maninigarilyo sa paligid mo. Pag nagtagal, magiging madali ang lahat. Sabihin mo rin sa pamilya mo na titigil ka na at nang makuha mo ang kanilang mga suporta. Pang-apat ay ang withdrawal triggers. Kung matagal ka nang naninigarilyo, sanay na yung katawan mo sa araw-araw na nikotina. Kapag nag-quit ka or tumigil ka, makakaranas ka ng mga withdrawal symptoms kung saan sabik ka sa nicotine. So, ano-ano po nga ba yung mga tukso na o kaya mga withdrawal triggers? Pagkasabik sa lasa ng yosi, nakakaamoy ng usok ng yosi, paghawak ng sigarilyo, lighter o posporo, di mapakali ang mga kamay at pati mga bibig. Magpaka-busy ka, distract mo ang sarili mo at ang pinaka-umpisa or pinaka-the best na gawin mo muna, itapon mo yung sigarilyo, yung ashtray at pati yung posporo or lighter para lahat ng mga nakapagpapaalala sa'yo ay makalimutan mo ang paninigarilyo. Kahit saan ka magpunta, pwede kang magbaon po ng mga prutas para laging busy yung bibig mo sa pagnguya instead na paninigarilyo. And pwede ka rin makipag-usap sa ibang tao para ma-distract ka. So yung pag-cravings mo ay hindi mo kayang labanan, talagang natatalo ka nito, mas maganda magpakonsulta ka sa doktor para mapayuhan ka pa ng ibang option na dapat mong gawin. Fabulous shoutout po sa aking YT friends, Gans Music Channel, Moroccan Touch by JK, Halo TV, Kichi and more, Tomasitos Art, Tami Lika Efren, The Travel Nanny, Michael Joe, Deng Official, Max Musics. Please subscribe to their channel also.